Kita agad kung nasan si Haji or actually even the other players of Blacklist. Tatlo sila dito na pumasok, si Edward na balik to final blow na, pero ngayon yung turtle pa rin ang pagkagawa. Feather Nair Strike coming in from Haji. Ngayon naman si Pew ay nasa loob with a petrify. First blood mula sa idol ng mga kids. Pero pumasok lang naman si Kyle Dizzy at agad na ninakaw yung pagong. Ngayon mapapamamakot na sila pero ahabol pa rin naman si Edward. Sabi ni sa... hindi nila itutuloy kamunti ka na si Pandora. Pero andon pa rin si Haji for Super the final Mago! Blow. Coming in! Nominant Blast ginamit to fade away! Oh my Venus! Sa gubat ng kalaban at kumuha ng onting information ay gagawin niya. Pero si Oheb, ang primary target ng lahat ng tao dito na side ng Bren. Ito naman yung bawi nila. Tapos si Pew na pag-hiding win pa, buhay pa rin siya dahil sa save ni Ogwen. Si Oh My Venus tsaka si Haji na ay silang umuha. And the queen with the flicker. Kuha nila yung isa pero may feathered airship pa naman. Pero sumasayaw lang dito Super Marco. Iniikutan lang sila lahat. Pero si Wise naman ang nais maghigante. Pero ngayon hindi pumapayag ang Blacklist International na walang gante, wala silang bawi. Turtle is up. Let's see kung aabot ka ba on time. Ito si Kyle Teezy. And with the cables, kayang-kaya niya yan. Tingnan mo, itong laban na ito, nakikita mo kung paano humanap ng posisyon yung Bren Esports na makapunta doon sa may backline given that dalawa yung kanilang assassin. Pero it's all about finding that right angle eh. Kahit nga mismo dito si Kyle Teezy, kailangan niya ng way para makapunta doon sa mga areas na hindi siya mahahagip ng mga Numinon Blast, hindi siya masustan ng isang Farsa. Kailangan niya talaga yon. And sa totoo lang ngayon, for Ogwen and Few, ito yung kanilang trabaho as of now. Kasi nga ngayon, ang dating pa lang sa akin ni Kyle Teezy in terms of the play na pinapakita nila, parang alalay pa lang siya dito. Yung pagpasok dito ni Few, siya pa ang nakuha. Hindi nagawang iligtas ni Ogwen dahil... Hindi na Numinon Blast. Kasi for Numinon Blast, parang walang pangontra din yung side ng Bren Esports. Si Ogwen lang. Ako! Si Kyle Dizzy! Pinasok yung dalawang miyembro! Tumatawid lang si Edward tsaka si Wise pero pinigilan niya. Napatumpa pala si Oeb. Pero ngayon, nagwawala na si Super Marco. Kasama niya si Pandora. Ngayon, iigutan lang! Super Micro! Pero makakatakas pa rin si Few. May conceal play at mukhang si Super Marco naman ang tangka nilang gustong kunin. Yung 1v1 situation dito mukhang ma-intercept. Super Marco goes down in the hands of the Queen plus a turret on the bottom lane. Non-stop action kahit sa ang lane ka man, nasa gubat ka man, hindi ka pwedeng pakampante kasi laging merong tao dito sa laban na ito na susubukan na mag-takedown sa'yo at feathered. Palayo niya ata nalagay. Hindi na untog sa pader. Buhay pa si Pandora kaso ka lang may feathered airstrike. Nalihis lang yung tutok. Si Edward naman ang ahabol pero si Kyle Teezy dumating na dito sa eksena. Kaso nga lang makuha siya ni Haji. Tumba si Kyle Teezy! Nakuha nila yung Rentry Holder and that is a free lord for the side of Blacklist International. Blacklist making things count. Energy eruption! Umahabol pa sila dito! And Haji, hindi siya tinamaan ng first skin lang Gushon. And Venus, Wise, nandito sila sa may hakapan. Super Marco, sinusubukan niya damage yan si Wise pero hindi kaya ng damage niya. Mayroon Feathered Airstrike na gagamitin at sila Few dito, sinusubukan na lang i-take down yung mid lane turret para dito sa side nila. Usually nakikita yung mga ganong klaseng encounter na nakakain ng Daytona's Welcome. Ang isang bali. And the Numinon Blast! Tatlo! Si Oeb tsaka si Wise, sinasoak up niya lang yung damage. Purple buff kayo ng pag-aagawa ng dalawang junglers. Mm-hmm. At si Wise ay perfect attendance na sa mga ganitong klaseng area. Pero nakuha nila! Nakuha ni Kyle dito yung purple buff pero si Oeb naman dito puno ang buhay. Habulin niya pa si Few pero Pandora! BMI out. Nakabang naman yung mga miyembro pero si Kyle Teezy puno ang energy. Pero balik na naman sila. Charge para mapilit kasi nakita niya na nag-incandescence na si Few. So Blacklist International ngayon na nakaposisyon for this lord. Although Kyle Teezy ay hindi na rin yata hahabol for this Edward, contest. Edward naman ang kailangan habulin. Still buying some time. Immortality pa pero basag base. Basag Torre, ang kanilang plano, mukhang ibibigay nila yung Lord. Habang nangyayari ang lahat ng yon, mapapalipad pa dito si Ogwen. Nakuha na nga dito ni Wise yung Lord, pero makakaba. Yung kalibre ng mga matches,
Alam mo, excited na ako sa mga pwede pang sunod na mangyari. Pero ngayon, ay Lord, ay buhay na. Si Edward dito, hinahabol si View. May Petrify! Petrify! Winter Truncheon! Idol! Nag-LTZ, sabi niya akong bahala. Edward, napasobra. At dito rin si View. Pero ngayon, Immortality Pop, nakabang na lang sila. Winter Truncheon play para dito kay Edward. Buying some time. Huli dun sa isa. Aabot pa nga ba dito si Kyle? Pero mukhang grabe na rin yung damage na binibigay. May setup mula kay The Queen. Si Ogwen ang uhulihin. Kaso nga lang dito si Kyle. Yung Lord, aabot ang pangaba. Pero si Pandora ang makakakuha. Sports secures a clean wipeout. Kasama na nila yung Lord na nagmamarcha sa gitna. Rinig na rinig ang sigawan. And with this, pag nanalo sila dito, match point na!